There was a day so like you. There was a day so like you. Magandang araw mga tol. May request yung isang ka-59 natin kung paano daw ba mag-function yung relay. At ito at ito na yung request niya. Sa abot ng ating makakaya ay papaliwanag natin kung paano ang function ng mga relay na to. Nga pala yung mga relay na to galing sa sasakyan. Mga pinaglumaan na. Pero ito ngayon yung karaniwang ginagamit na rin sa mga motorsiklo. Ito naman yung electronic naman ito, yung mini relay. Ito yung tinatawag na single pole double throw. Yan, yung mga 5 pin na yan. Double throw siya. Tapos itong 4 pin na to, ito yung single pole, single throw. Single throw. Ito yung tinatawag na SPDT relay. Yung double throw na to. Itong single throw na to, ito yung SPST. Single pole, single throw. Yan. Dito natin i... Kung mapapansin nyo, itong relay na to, may mga number yan. Yan. Kuminsan kung wala rito, nandun sa socket niya. Mapapansin nyo, itong dalawang magkasunod na to. Ito. Ito yung 87A yung sa gitna. At yung sa taas yung 87. At ito yung 30, yung common. At 86, 85. Ito yung coil ito. Ito yung trigger. Dito sa mini relay, ganun din ang function nila, parehas lang. 5 pin din ito. Kung ganyan ang position niya, ayan, ganito. Ito yung common niyan, itong 30 yung sa gitna. Tapos itong bandang kanan na to, ito yung 85, ito yung 86. Parehong coil ito, parehong trigger. Kahit magbaligtad dyan, wala namang problema. Ito yung normally open niya. Normally close. Ito yung normally close. Ito yung 87A. Normally close. Ito yung normally open. Itong 87. Pag nakaganyan yan, ayan. Papansin nyo. Itong 30, ito sa gitna, itong common. Normally yan, nakaganyan yan. Ayan. Kaya yung 87A, normally close yan. Pagka nag-function yan, yung connection nito, diba kinonect nyo ito sa ilaw, yung 87A na to, may ilaw na agad dyan, nakailaw na. So pag nag-trigger yung 86, nag-trigger yung 86, papalo yan, pupunta sa kabila. Ayan. Pupunta sa 87. Tapos pagka nawalan ng supply yung 86, may switch ka, babalik uli yan. Normally, close yan. Standby niyan, yung normally close yung 87A. Yan lang, ganyan lang function. Parang wiper lang, ganyan-ganyan lang yan. Kaya kung mapansin nyo, yung mga relay, ito. Yan. 5 pin din ito. So, pwede yung paglaro yung kuryente nito sa pamamagitan ng relay. Mapaglalaro nyo yung kuryente ayon sa inyong gusto. Yan, pwede mong papasukin yung kuryente dito sa 87, lalabas ng 30. Pwede naman yon. Lalo na pag marami ka ng relay na ginagamit, pwede mo siya laruin kung saan mo siya gustong makagawa ka ng isang linya ng kuryente na ayon sa gusto mo. Ayan. Na ayon sa takbo ng electrical mo na gusto mo. Iyan ang
yan ang kagandahan ng relay. Malalaro mo yung kuryente na ayon sa iyong diskarte. Yan. Tapos, switch ito eh. Mistulang switch din ito. Yung mga nilalagay sa mga horn, busina. Hindi totoo yan. Headlight. Nilalagyan nila para protektahan yung switch nila. Dahil minsan yung switch natin maninipis lang. Lalo yung mga nabibili ngayon. Nilalagyan nila ng relay. Buti kung yung switch mo medyo magandang klase. Kahit hindi mo nalagyan ng relay. Pero the best na ano nito, ang talagang paggamit na relay ay yung paglaro mo sa kuryente. Kung ano yung, kung naiisip mong idea para magamit mo to at malaro mo yung flow ng kuryente ayon sa yung gustong gawin na electrical. Ayan. Itong 4 pin na to, ito 5 pin. Yung 4 pin, ganun din ang function yan. Ang nawala lang dito, yung standby ano niya, yung normally close. Wala lang yung normally close niya. Natira yung normally open lang, kaya naging 4 pin siya. Pagka nag-trigger yung 86, o ginawa mo mang switch yung 85, yung ground, pwede ka naman maglagay ng ground sa 85 eh. Pwede ka maglagay ng ground dito, positive dun, kahit magbaligtad sila. At pwede ka rin maglagay ng switch sa ground kung gusto mo. Yun ang gagawin mo trigger. O kaya gagawa ka ng switch dito sa 86, siya yung gawin mo trigger. Pwede rin. At pwede rin bumalik ang kuryente nito papunta sa 30. Yun na nga, kagaya na sinabi ko, ito yung relay na kaya na malalaro mo yung kuryente na ayon sa yung diskarte. Ayan. Wala namang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang sa 5 pin naman nito ay yung 87A na normally close ang nawala. Ito hindi under yung accessories na ilagay mo sa 87, diba? Naglagay ka ng accessories sa 87. Hindi agad mabubuhay yan. Hanggat hindi nag-trigger yung 86 or 85 bago siya magkaroon ng power. Hindi kagaya ng nandyan yung 87A yung sa gitna, standby yun. Normally close yan. Nakakonect na agad dyan. Yan. Yung mga tol, para maunawaan nyo ng maayos, i-actual natin yun sa baterya kung paano siya mag-function. Papakita ko sa inyo. Kuha tayo yung dalawang LED. Ito, yung dalawang LED light. Ito nga palang kulay blue na LED light na to. Ito yung i-coconnect natin sa normally close. Ayan, ito yung normally close niya. Kung nakaganyan yung relay yan, makaharap sa inyo. Yan. Ito yung common yan, yung sa gitna. Ito, yung sa gitnang ito. Yan ang common yan. Yung 30. Yung makikita nyo yung malaking relay, yun ang 30 yan, yung sa gitna. Tapos ito yung 86, ito yung 85. Ito yung 87A, normally close yan, yan, nakaganyan yan. Ito yung 87 na normally open. Yan, makikita nyo rito paano siya mag-function. Itong LED na to, kulay blue, ito yung i-coconnect natin sa normally close. Sa normally close natin siya i-coconnect. Ayan, kunin nga sa positive. Yung positive. Tapos itong LED na to na kulay red. Ito, kulay red to. Nag-ano na lang eh. Pinulot ko lang to. Pero maandar pa naman. Sige nga, subukan mo. Kukonek natin ito sa normally open niya. Ayan, normally open. Yung positive, ayan, red, positive ng LED light. I-connect natin sa normally open dun sa 87. Yung blue sa 87A. Ayan. Tapos yung parehong ground nila, ayan, pagsamahan natin.
para matipid sa kuryente. Parehong ground pinagsama. Tapos itong 85 na coil, isama rin natin sa ground. Ground ng bombilya. Yan. Kailangan yung dalawang coil na to, yung 85 at saka 86, dapat isa sa kanila masupply ng ground, yung isa positive, yung isa negative. Basta masupply ng negative at positive yung dalawang yan, 85, 86, kahit magbaligtad dyan, walang problema, basta may supply ng negative, positive. Yun, yung 85 nilagay natin sa negative. Tapos itong common, yung 30, ayan sa gitna, yung 30, lagyan natin ng clip. Lagyan natin ng clip. Tapos itong 86 nung coil, kumbaga, alibawa, ito yung switch niya. Yung 30, yung common, nilagay natin sa positive. Ayan, positive ng baterya. Ayan. Tapos itong negative ng valve at saka yung kinunek natin ng negative sa valve at saka yung 85 na para supply sa ground sa relay. Ito. Lagyan natin ng clip. Ayan, kukonek na natin sa negative. Pag-connect na natin ito sa negative, dahil may supply na yung 30 at may negative na yung 85, yung normally ito, itong normally open, ay normally close na to, yung 87A, magti-trigger na yan agad. Ayan, napansin nyo nag-trigger na. Ngayon yung 86, yung isang coil ng 86, halimbawa ito yung gagawin natin, kukonek natin sa switch, halimbawa switch to, ididikit natin sa positive. Switch, lalagyan natin ng supply ng positive, yung 86. Lilipat yung power niya, magti-trigger yung relay, ipapalo niya yung wiper niya. Wiper. Tama kayo. Ako naman eh. Ipapalo niya yung kuryente niya dun sa normally open. Yun ang magkukunik yung normally open. Ito, itong red na to. Mamamatay yung blue, siya yung mawawala ng connection at lilipat ang power niya rito sa 87. Ayan, subukan natin. Pag dinikit ko to rito, halimbawa, imagine niyo yung switch to. Ayan, lumipat siya. Pag bitaw ko ng switch, babalik siya. Ayan lang, parang wiper lang. Ganyan-ganyan lang siya. Ngayon mga tol, para mas lalong mas magandang maunawaan, lagyan natin ng ano? Ito. Ilalagay ko tong cluster relay. Cluster relay ito ng motor. Ayan. Ito yung battery, galing battery ito, positive ito. Ito pagdaan ng relay yan, ayun na yung blinker. Ito. Ito yung letter B, letter A, load. Load ito, tapos to battery. BL. Ayan. BL cream. Ilagay natin dito sa 86 sa trigger. Ilagay natin yung load. Ito yung load niya. Yung letter L sa 86. 86 na relay. Ayan. Kulay blue. Tapos itong sa battery, connect na natin dito. Ayun mga tol, itatap natin yung clip ng positive. Yan, yung normally close niya. Tapos supplyan natin ng positive yung nilagay kong relay, pluser relay. Ayan. Ayan, ang mangyayari. Ayan. Ayan, parang wiper lang. Palipat-lipat lang. Kahit hindi ko natanggalin ito. Yung kanina tinatanggal ko, diba? Nung walang relay, ginagalong ko pa. Switch. Ito dala yung gawin natin switch. Kasi ang pluser relay naman,
Patdasin din yan eh. Patay hindi yan eh. So ito na yung ipipix na. Hindi ko natatanggal ipipix ko para makita nyo yung paano siya mag-function. Ganun lang, parang wiper lang siya. Oh. Yan. Palipat-lipat lang. Pag ganun-ganun lang. 85, 86. So. Yan na mga ito. Pwede nyo rin ilagay ito sa motor nyo. Pwede pala ito sa motor. Parang may blinker ka rin. Oh. Yun po. Yun lang po yung mga tol. Mga ka-5-9. Yun lang abot ng aking makakaya kung paano ko yung relay. Ibigay yung function niya sa abot ng aking kaalaman at para maunawaan nyo sa abot ng aking sa aking paliwanag na kaya kong ipaliwanag para maunawaan nyo at yun maka matutuan na nyo at para magamit na rin ninyo sa inyong pag-electrical yan kahit sa inyong mga sariling motor. Ilang function yan? Relay. Tulad na sinabi ko, ang relay, pwede mong padamihin yan. Kung gusto mong gumamit ng 5 relay, 4 na relay, 3 relay, 5, bahala ka maglaro ng kuryente niya. Bahala ka sa abot ng iyong kakayahan. Wow naman! Wow! Wow! Sa abot ng iyong isip na para laruin mo yung flow ng kuryente. Mapapaikot mo yung kuryente niyan. Basta alam mo yung function ng relay. Ayun lang mga tol at marami salamat. So yun mga tol, tapos na yung pag-ano natin sa relay. Sa request ng ating isa sa ating mga ka-5-9. Ayun lang, maraming salamat. Mabuhay ang 106. Mabuhay mga ka-5-9 mga tol.